sinagot ni Department of Agriculture Secretary Manny Piñol noong Lunes, March 11, 2019, ang hinaing ng mga magsasaka dito sa Nueva Ecija tungkol sa rice tariffication. Narito ang kabuuang report. Pagpunta noong Lunes, March 11, 2019 ni Department of Agriculture Secretary Manny Piñol sa National Food Authority Nueva Ecija, sinagot nito ang mga hinaing ng mga magsasaka sa lalawigan hinggil sa rice tariffication. Una na rito ay tinuro niya ang mga traders na siyang nagbabaan niya ng presyo ng palay para makabawi sa nalugi ng mga ito noong huling bilihan. Kaya kami pinagbuhay ng mga traders sapagkat yung huling nalihan, nag-ipit yung kanyang pinamili na mahal. Namili sila ng 20-21, eh biglang pumasok ng Pilipinas. Hindi na nila mag-iisipan ng mga palayan. Hindi na nila mag-ilip at marikukoy yung kanilang pinabili, yung lugi. So ngayon, pinabawi nila sa mga magsasaka yung presyo ng kanilang paglugi. Isa pa sa ipinapangamba ng mga magsasaka ay ang pagtigil umano ng NFA sa pagbili ng palay sa mga magsasaka. Tugon ni Piñol dito, tuloy-tuloy pa rin ang pagbili ng palay ng ahensya sa mga magsasaka dahil magiging rolling buffer stocking na ang sistema. Ibig sabihin, sa sandaling maabot ang 30 araw na buffer stocking, ang NFA ay bibiling muli ng palay mula sa mga lokal na magsasaka. Halimbawa kayo, meron pa kaming imported na bigas, good up until the end of August. Namibili na rin tayo ng palay ngayon. Nasa 50,000 metric tons na nabili na all over the country. So, under the rolling buffer stocking concept, whatever was bought first, halimbawa yung imported rice, we will have to release that to the market. Okay? First in, first out. Ang isa pang magandang balita ni Piñol para sa mga ordinaryong magsasaka na balak magbenta ng kanilang palay sa NFA ay kahit sinong magsasaka na ang maaaring magbenta, at siniguro nito na maghihigpit sila para hindi mapasok ng traders ang pagbebenta ng palay sa NFA. Kasi dati, di ba, kapag lalo na ngayon mas mataas ang presyo ng NFA kasi sa private traders, may posibilidad na maaaring ipasok dito yung mga nabili ng mura. Para kumita sila. So we will have to be very careful about that. Kasunod ng mga paliwanag ni Piñol, ay inisa-isa din niya ang mga programang sisimulang gawin ng kagawaran ng agrikultura bilang ayuda sa mga magsasakang umaaray sa rice tariffication. Kabilang narito anya ang 40 billion pesos na pondong inilaan ng ahensya sa solar-powered irrigation na tuloy-tuloy na ginagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa, pagpapahiram ng pondo sa mga magsasaka para makabili ng dryer, at ang 30 billion pesos na inilaan naman para sa National Fertilizer Support Program. It's a rollover program na bibigyan namin ng pautang na abono yung mga magsasaka. Pagkatapos ng anihan, ibalik na lang yung pera para bibigyan uli sila ng bagong abono. So it's gonna be a continuing program. Jessa Dizon, Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw.